Ito na nga, dumating na ang karma para sa China. Hinagupit ng matinding pag-ulan at pagbaha na nagresulta sa pagkasira at pagkawasak ng maraming kabuhayan at ari-arian. Sa bidyong ito ating aalamin ang sinapit ng mga probinsya na nakatikim ng matinding pagganti mula sa ating kalikasan. Isang kalunos-lunos na kaganapan ang naganap nitong nakaraang araw habang ang Pilipinas ay namumroblema sa sobrang init ng panahon. Ang bansang China naman ay tila binuhos ang lahat ng ulan na nagpabaha sa napakaraming lugar sa mga syudad sa buong bansa. Ang matinding pagbaha ay nagdulot ng malawakang pinsala at paghihirap sa bansa. Dahil sa mga masasamang epekto ng pagbaha, maraming mga komunidad ang naapektuhan. Ang naging resulta ng pagbaha sa China ay nagdulot ng malawakang pinsalang panlipunan at pang-ekonomiya. Ang pagbaha ay nagdulot ng pagkawasak sa infrastruktura, pagkawala ng kabuhayan at pagkasira ng mga tahanan ng maraming mamamayan. Bukod sa pisikal na pinsala, ang pagbaha ay nagdulot din ng pangamba at trauma sa mga taong naapektuhan. Ang mga residente ay naantala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nawalan ng tirahan at nangailangan ng agarang tulong at suporta mula sa gobyerno at iba't ibang ahensya ng tulong. Sa katimugang bahagi ng China, napilitang ilikas ang 10,000 tao dahil sa makapal na pag-ulan na nagre-resulta sa flash flood at mudslide. Ang Southern Guangdong Province ay may samutsaring mga komunidad na tinamaan, partikular sa mga lugar kung saan umapaw ang mga ilog at nagresulta sa mga record-breaking na pagbaha. Ang rehiyon ay matagal nang binabalaan ng panganib ng mas matinding pag-ulan at pagbaha bunsod ng mga pagbabago sa klima. Ang mga epekto ng krisis sa klima sa pag-uulan ay nagpapalakas sa kahalagahan ng maayos na pagtugon sa emergency at climate change adaptation. Ang mga insidente ng malakas na pag-ulan, flash flood at mudslide sa mga naturang lugar ng China ay nagdudulot hindi lamang ng pinsala sa ari-arian at kabuhayan ng mga tao, kundi nagpapakita rin ng pangangailangan para sa mas mahusay na pangangalaga sa kalikasan at eleksyon sa pagtugon sa mga natural na kalamidad. Sa Pingyuan County ng lungsod, 38 ang ulat na namatay at 2 ang nawawala, sabi ng CCTV. Higit sa 75,000 katao ang apektado ng malawakang ulan na nagresulta sa humigit kumulang 5.8 bilyong yuan, 799 milyon, na direktang pagkalugi sa ekonomiya. Sa Fujian, hindi bababa sa 8 ang namatay, kasama ang 4 sa Wuping County at mga taong nakatira sa Shanghang County. Sa Guangxi, iniulat ng state media ang sitwasyon kung saan may 48 ton na ilog na umaagos sa mataas na alerto ng baha na nagtulak sa awtoridad na magdeklara ng level 2 na emergency response. Ang Lijiang River sa Guilin, isang tanyag na destinasyon ng turista, ay nakaranas ng pinakamalalang baha mula 1998 na nagdulot ng paglikas sa mahigit 6,000 katao ayon sa state media. Marami tuloy ang nagsasabi na tila minamalas na ang China at nararapat lamang ito sa kanila dahil sa sobrang panghaharas nito sa ating mga teritoryo. May mga nagsabi pa nga na dahil mahilig sila sa dagat, kaya binigyan sila ng napakaraming tubig. May mga iilan na natuwa at ginawang katatawanan ang nangyari. Gayunpaman, hindi pa rin maipagkakaila na talagang maraming naapektuhan na Chinese dahil sa malakas na pagbaha. Ang emergency response sa pagbaha ay umaksyon habang si Xi Jinping, ang pinuno ng China, ay nanawagan para sa pangangalaga sa mga buhay at ari-arian sa gitna ng matinding lagay ng panahon. Masusing kinakaharap ng China ang mga hamundulot ng masamang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang malakas na pag-ulan sa timog at matinding tagtuyot sa hilaga. Ang pangangailangan sa kuryente at supply chain ng pagkain at industriya ay lubhang naapektuhan sa iba't ibang rehiyon. Sa Guangdong Province, hindi bababa sa 47 katao ang nasawi matapos ang matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang lungsod ng Meizhou, na may populasyon na mga 3.8 million, ay naranasan ang once-in-a-century na pag-ulan noong nakaraang linggo, ayon sa state media.
sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga apektadong residente, patuloy na ipinatupad ng mga opisyal ang hakbang upang mabawi ang supply ng kuryente at tubig sa mga kabahayan na naapektuhan ng kalamidad. Ang mga pagkamatay na may kaugnayan sa pagbaha ay patuloy na iniulat sa kalapit na probinsya ng Fujian, Guangxi at Hunan sa China ngayong buwan. Sa Changsha, Hunan, ang pulisya ay naglunsad ng rescue operations upang iligtas ang mga taong nabagsakan ng tubig hanggang baywang malapit sa isang pangunahing istasyon ng tren. Ang pangyayaring ito ay isa lamang sa mga halimbawa ng pagsubok na hinaharap ng mga lugar na naapektuhan ng matinding pag-ulan at baha. Bukod dito, ang buong China ay nag-iingat at nag-aalala sa mga potensyal na kalamidad na maaaring dalhin ng pagbabago sa panahon. Habang ang katimugang bahagi ng China ay patuloy na binabagyo ng matinding ulan sa loob ng ilang buwan, ang hilagang lalawigan naman ay nagbabala naman ng tagtuyot. Sa katunayan, ang kabiserang lungsod ng Hunan, Beijing, at iba pang bahagi ng China ay naghahanda sa patuloy na hamon dulot ng klima mula sa pag-ulan hanggang sa tagtuyot. Inaabisuhan ng mga awtoridad sa China na ang hindi karaniwang dami ng ulan ay maaaring magpatuloy hanggang dulo ng buwan, lalo na sa mga lugar malapit sa Ilog Yangtze. Ang patuloy na pagbabanta ng kalamidad at pagbabago sa panahon ay pinalalala pa ang sitwasyon ng bansa na nagsisilbing paalala sa kanila na mas tumalima sa mga hakbang at plano ng pagtugon sa emergency at disaster management. Pero ang tanong, ang mga pangyayaring ito sa China ay may kinalaman ba sa hinaharap nating global warming ngayon? Sa ilang lalawigan sa China, ang mga awtoridad ay naglabas ng mga babala ukol sa pagtaas ng temperatura simula ng Hunyo na nagbibigay ng paalala sa mga residente na mag-ingat sa pag-i-expose sa araw at panatilihin ang kanilang katawan na hydrated. Kamakailan lamang, ang mga ulan ay nagdala ng kaunting ginhawa mula sa mainit na panahon sa kabisera ng Beijing kung saan umabot sa 37 degrees Celsius ang temperatura noong nakaraang linggo. Pero nagbago nga ang lahat nang magpakawala ng napakalakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga pagbabago sa klima ay nagre-resulta sa mas madalas at mas matinding uri ng panahon tulad ng malakas na pag-ulan at init. Ang China ay kilala bilang isa sa pinakamalaking naglalabas ng greenhouse gases sa buong mundo na pangunahing sanhi ng pagbabago sa klima. Ang pagbabago sa klima ay may malaking epekto sa ekonomiya, lipunan at kalikasan ng China. Ang mataas na antas ng carbon emissions na nagmumula sa enerhiya ng coal at iba pang industriya ay nagdudulot ng malaking impluensya sa kapaligiran at kalusugan ng mga mamamayan. Kaya't ang pagtugon sa mga hamon ng pagbabago sa klima ay mahalaga para sa kinabukasan ng bansa, pati na rin sa buong mundo, upang mapanatili ang kalikasan at kaligtasan ng mga kababayan nito. Ang bansang China ay patuloy na nakararanas ng negatibong epekto ng global warming sa iba't ibang sektor ng kanilang lipunan at kalikasan, kabilang sa agrikultura, kagubatan at mga mapagkukunan ng tubig. Inaasahang mas marami pang mga epekto ang kanilang mararanasan sa hinaharap kung hindi makakagawa ng agarang hakbang ang bansa. Upang tugunan ang challenge na ito, ang pamahalaan ng China ay gumagawa ng mga hakbang para mapataas ang paggamit ng renewable energy at iba pang decarbonization efforts. Bagamat inaasahan na tataas pa rin ang greenhouse gas, GHG emissions ng China, sa taong 2025, ang kanilang layunin ay mabawasan ito at makamit ang antas noong 2022 sa taong 2025-30. Gayunpaman, sa kabila ng mga hakbang na ito, ang landas na tinatahak ng China ay naglalagay pa rin sa kanila sa panganib ng 3 degree na pagtaas ng temperatura, isang pangunahing indicator ng pagsasalimbay ng climate change sa mundo. Gayunpaman, ang pagbaha sa China ay hindi dapat tingnan bilang bunga ng karma. Ang mga natural na kalamidad tulad ng pagbaha ay bahagi ng natural na proseso ng kalikasan at hindi dapat tukuyin bilang epekto ng karma o divine retribution.
Ang mga pagbaha ay likas na nangyayari dulot ng meteorological factors tulad ng malakas na pag-ulan, pag-apaw ng mga ilog, at iba pang environmental factors. Sa pagharap sa mga kalamidad tulad ng pagbaha, mahalaga na magkaroon ng maayos na disaster preparedness, climate change adaptation, at resilient infrastructure upang makayanan at makabangon mula sa mga ganitong pangyayari. Sa mga panahon ng sakuna, mahalaga ang koordinasyon, tulong, at suporta mula sa gobyerno at iba't ibang sektor upang maibsan ang pinsala at matulungan ang mga naapektuhan. Dapat tandaan na ang pagbaha at iba pang kalamidad ay mga natural na pangyayari at hindi dapat ituring o itakdang bunga ng karma. Ito ay mga pagsubok na nagbibigay ng pagkakataon sa pagkakaisa, solidaridad, at pagtutulungan sa pagharap sa mga hamon ng kalikasan. Sa pangkalahatan, ang naganap na pagbaha sa China ay nagdulot ng malalim na pagpapalala ng pangangailangan para sa agarang aksyon, disaster risk reduction, at pagtugon sa climate change. Ito ay nagbigay ng aral at inspirasyon sa China na palakasin ang kanilang kakayahan sa disaster management at pangangalaga sa kalikasan upang maibsan ang epekto ng kalamidad sa hinaharap. Kung ito man o karma o ganti ng kalikasan, ay hindi dapat natin ito ipagpasalamat dahil ang dilubyo na hatid ng mga ganitong insidente ay habang buhay na tumatatak sa mga taong naapektuhan nito.